I am loving. I am fabulous. I am beautiful. I am saved. I am a victor. I am faithful. I am devout. I am accepted. I am a Christian. I am MCC. And I am MCC. I am MCC. I am MCC. And I am MCC. 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 Ang linggong ito ay ang linggo ng mabuting pastol at usually ang biblical passage ay kinukuha mula sa 10th chapter ng Ebanghelyo ni Juan. Kinagamit ng author ng John bilang metaphor ang pastol at pagpapastol para ipakilala si Jesus. Ito ay pagbibigay alaala o paghugot mula sa Salmo 23, ang Salmo ng Mabuting Pastol. Noong Biyernes ay ang paggunita at pagdiriwang ng International Labor Day, paggunita sa lahat ng tagumpay na natamo ng labor movement globally and locally. Tila parang ordinaryo at normal na ang pagkakaroon ng 8-hour workday, yung 8 to 5 na trabaho, pagkakaroon ng rest day at pagkakaroon ng standard na minimum wage. Gayon din ang pagtatrabaho ng mga babae sa maraming industriya at larangan. Hindi na rin normal na nakakakita tayo ng mga batang nagtatrabaho sa mga pabrika ngayon. Tila ba ito ay normal at ordinaryong kalakaran sa ating panahon? Pero ang katotohanan ay ang mga bagay na ito at iba pang mga karapatan at batas patungkol sa labor ay ibinunga ng matagal na pakikibaka at pagsusumikap ng labor movement ng iba't ibang mga manggagawa, mga union at mga grupong progresibo sa kasaysayan na nagsulong nakipaglaban at nakibaka para sa mga karapatan at para sa dignidad ng paggawa. Ating pinagdiriwang ang mga tagumpay na ito, gayon din ating ginugunita na hanggang ngayon marami pa rin ang kailangan ipaglaban at bakahin sa sektor ng labor at sa pangkalahatang lipunan. Marami pa rin mga manggagawa ang inaabuso, ina-exploit at ninanakawan ng kanilang dignidad at karapatan. Anong kinalaman ito sa linggong ito, sa Good Shepherd Sunday? Ang pastol ay nag-aalaga ng mga tupa at marahil iba pang hayop bilang kanyang kinabubuhay. Kumikita at nabubuhay ang pastol dahil sa mga tupa. Ang tanong, yung bang pastol ay sinisigurado ang kapakanan, kalusugan at kinabubuhay ng tupa, ng kanyang mga tupa? Sinisigurado ba ng pastol na lahat ng tupa ay nakakakain ng maayos at sapat? Nakakainom ng malinis na tubig? Nalilinisan ba ang mga ito at ang kanilang lugar na pinaglalagyan? Paano ba pinoprotektahan ang bawat isa sa mga tupa mula sa mga mababangis na hayop? Pag merong nawala na tupa, ito ba ay hinahanap ng pastol para maging ligtas muli? O ito ba ay pinababayaan? Maayos ba ang pagtatanggal ng kanilang balahibo, yung balahibong ginagamit at yung balahibo ng tupa na o ng kambing na ginagamit sa paggawa ng damit noong unang panahon? Pag tinatanggal ba ito, tinatanggal ba ito ng dahan-dahan para hindi masaktan o matroma yung tupa o yung mga kambing? Paano ba inaalagaan ng pastol ang kanyang mga tupa na siyang nagbibigay ng kabuhayan sa kanya? Si Kristo ang halimbawa ng mabuting pastol ayon sa Ebanghelyo ni Juan, na siyang nag-aaruga at kumakalinga sa kanyang mga tupa.
tila para bang hinuhugot ni Juan ang mabuting pastol sa Salmo 23, sa Psalm 23. At si Jesus ang katuparan ang, o ang pagkakatawang tao ng mga salitang binabanggit sa Salmo. Ngunit hindi naman tupa ang mga manggagawa. Sila ay tao. Workers and laborers are humans with inherent dignity and rights. Kung ang tupa ay binibigyan ng pagkalinga at pag-aruga tulad ng sinasabi ni Jesus at tulad ng binabanggit sa Salmo 23, sa Psalm 23, ano pa kaya ang isang tao, ang isang manggagawa? Hindi ba't ang kanyang karapatan, dignidad at kanyang buhay ay nararapat lamang na binibigyan ng mataas na pagkilala, proteksyon at benepisyo? Hindi ba't nararapat na ibigay sa kanya ang isang makabuluhan at makataong sweldo? Hindi ba dapat lamang siyang nakikibahagi sa pangkalahatang kita ng negosyo? Hindi ba't nararapat lang na ang kanilang boses at mga inaing ay pinakikinggan at tinutugunan ng gobyerno, lipunan at ng kanya-kanyang mga pinagtatrabahuhan? Hindi lamang sa pagiging mabuting pastol ni Jesus na hangad niya na ang bawat manggagawa ay mabigyan ng makataong pagkalinga at pagkilala. Bagkos si Jesus mismo ay isang uring manggagawa ng kanyang panahon. Sa Ebanghelyo ni Marco at Mateo, siya ay kinikilala o pinanggit na anak ng isang karpintero. Most likely, minana niya ang skills at ang kinabubuhay ng kanyang tatay bago siya nag-ministry. Si Kristo rin mismo ay isang arawang manggagawa sa Nazareth. Isa siyang no work, no pay nung panahon nila. Kung may gawa, may kita at may kakainin. Kung walang gawa, edi kawawa. Yan ang karanasan, naging karanasan din ni Jesus. Kaya dama at malalim sa kamalayan ni Jesus ang hirap na dinaranas ng mga ordinaryong manggagawa na halos walang kinikita pero sangkatutak ang bayarin sa imperyo at sa templo. Si Kristo ang mabuting pastol at siya rin ay mula sa uring manggagawa. Kanyang atas at hangarin ay makatarungan at makataong pagkalinga at pagkilala sa karapatan, dignidad at buhay ng lahat ng mga manggagawa noon, ngayon at sa darating pang panahon. Kung siya ang pastol na ating sinusundan, naririnig ba natin ang kanyang boses sa boses ng mga manggagawa? Kung tayo ay tunay ngang tagasunod ni Kristo, tatalima tayo sa kanyang boses. Kikilos tayo para sa katuparan ng kanyang hangarin. Ito ay parte ng atas ng ating pananampalataya na makibahagi sa pagpapanday ng lipunan at buhay na ganap at kasiyasiya para sa lahat. Muli, isang pagbati at pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa na patuloy na lumalaban at nakikibaka. Patuloy na umaasa.